life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my... Oh, mga kaibigan, sa episode na to, nagso-solo ngayon si JM kasi yung mga kaibigan natin, mga bastos na si Artek at saka si Jadboy, bumabiyahe. Okay? Si Jadboy ay nasa Europa while si Artek naman ay nasa Pinas kasi 50th anniversary ngayon ng ACRO at saka siya yung head ng international. Chairman siya ng international. Kaya ngayon, medyo relax muna tayo. Pag-usapan natin itong mga nangyayari dito ngayon sa labas. Sumisikat ngayon itong mga sapatos na made in China. Oh, made in China po, mga kaibigan. So, tingnan natin kung anong klaseng mga sapatos to. Kasi mula nung nag-champion yung Nuggets, itong si Aaron Gordon, siya pala yung face of 361 degrees na sapatos from China. Oo. Ngayon, tinignan ko yung sapatos niya. Gusto kong bilhin kasi alam niyo naman, basketballista din kaming tatlo, di ba? Eh, paborito namin yung sapatos, yung Nike. At saka yung Kyrie Irving, meron ako noon. Meron ako noong Jordan. Meron din akong ginagamit na Paul George, which is nagustuhan ko. So ngayon, pa lipat-lipat ako. Depende naman sa kulay ng uniform natin. Either Kyrie Irving or yung kay Paul George. So ngayon, I said to myself, tinangan natin yung kay Klay Thompson na yung hindi naman yung leaning. Anta. Anta KT8. If I remember it correctly. Yung Azul. So, sa Pinas ko binili, $8,000 daw yan, mahigit eh. 12 yung size. Medyo malaki, konti. So, hindi ko mabenta dito kasi hindi naman sikatin na sapatos yan, di ba? So, I decided Father's Day na i-try itong kay Aaron Gordon. Itong bastos na kulay. Itong 361 degrees. Na-surprise ako sa quality niya. Kung titignan nyo, ito karating lang. Kararating lang. Yan. So, binuksan ko siya. Para sa akin kasi, sa sapatos, una, yung kulay, importante. Either sa akin, yung super black or yung lilitaw yung kulay. So, ubos na yung mga lumilitaw na kulay ko, binibigay ko na dun sa mga bagong dating dito sa Amerika, yung mga kaibigan natin. So, nawalan ako nung yung striking na kulay. Kaya yun, binili ko to, mga kaibigan, sobrang bastos talaga nito. Kasi, sa itsura pa lang, talagang bastos na bastos. Tiyan mo naman, pinkish-pinkish. Parang yung labi ni ano, Vice Ganda. Yung mga sisikatin dyan ng mga bakla. Yung bastos na bakla sa Pilipinas. Yun naman, no? Grabe, oh. Ngayon, ang importante sa akin, yung traction. Nung sino, sobrang ganda. Saga, very loud. Siguro kung i-rate mo siya from 1 to 10, ang score ko dito 10 to 10 sa traction. So, titingnan natin. I will let you know kasi ongoing yung tournament dito. One in Detroit. Dun sa kaibigan natin na Carding Ermita YouTube channel. Mga kaibigan, abangan nyo yun kasi yung basketball team niya, which kasali ako doon as assistant coach. Maganda yung standing. Feeling ko lang ha, dahil sa tikas ng mga players namin, magcha-champion kami sa Detroit, Michigan. Nandun may player kami na si Hachimura. At saka yung Fast and Furious na talagang magagaling.
meron din kami isang import na si Jowant. May isang half Filipino, half American kami na player na si Ed. Tapos matikas din yung coach natin. So, may chance tayong mananalo. Pero ito, i-highlight natin itong sapatos ni Aaron Gordon. Baka bigyan tayo ng, ang tawag nito, swerte. Magcha-champion din tayo, kagaya ng Nuggets. Denver Nuggets. So, balita ako kayo. Meron pa isang sapatos na binili ko for Father's Day. Yung kay Kyrie Irving na Shockwave 5. Darating din. Itim naman yun. Ang version niya, Dark Matters. Parang ganun. Basta isishare ko sa inyo kung ano yung sapatos na yun. Anta naman yun. Pero excited ako doon. Dumating na sa New York, but we'll see. So, again, na ang itsura na ano ko dito sa sapatos na to, talagang napakabastos, maganda. 10:10. Material, surprisingly, na-impress ako. In fact, kinukumpir ko siya doon sa sapatos ko na Paul George. Malayo-malayo yung sapatos ng Nike na yun compared dito. So, kaya excited na excited ako. Okay. Comfort. Nung sinukat ko to, wow. Ang gaan. Komportable. Maingay pa. Talagang nagkukuman ng attention sa court. Sana ma-shoot din natin yung bola. Diba? Ganun. Tapos, sukat, true to size. So, pag ano kayo, 11 din yung kunin nyo. So, sa China kasi to, Europe na size, 46 yung 11. Kaya yun. Tingnan natin to. And I'll let you know, guys. So far, so good. So, ang kulang na lang, importante sa court. Diba? Cautioning, tapos, yung sa uncle mo, talagang nag-hug yung ano, yung dila na ano, ng sapatos na to. Yeah, parang excited ako dito talaga. So I will let you know, and then sa susunod natin na episode, pag-usapan natin yung NBA draft, okay? From 1 2 3 4 5. Top 5 muna. Tatanungin ko kayo, okay? Magbibet tayo kung sino talaga or deserving ba yung number one? Deserving ba yung number two? Tama ba yung decision nila? Di ba? Na napili nila? Yan yun, si Weyamba. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Number two, si Brandon Miller. Number three, si Scott Henderson. Very exciting. Kung sino naman yung mga fans dyan sa Lakers, may nakuha din sila na matikas na player. Very interesting yung isang player nila na si Lewis. Yeah, talagang magaling. Meron din silang nakuhang isang point guard din na Schifino, parang Italian yung Schifino, parang ganun yung ano, last name nila. So, abangan yun, pag-usapan natin in few hours or days. Pagbalik ni Jad Boy at saka ni Artek, pag-usapan natin. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, please do share our channel. Subscribe nyo, like nyo. Tapos, yun lang muna. Ayos.